Hello po. Ngayon po ay i-share ko po sa inyo kung paano naman mag-transfer ng title. Pero umpisan po muna natin mula po sa umpisa ng kung paano po siya ginagawa. So syempre, kailangan natin ng preparation ng documents. So mag-umpisa po tayo sa pag-prepare ng documents na kukuhain sa assessor's office. Ang property po na ating itatransfer ay located sa Binyan, Laguna. So, actually ito po ay property namin. So, yun. First hand na ako po mismo ang magtatransfer ng property. So, kaninang umaga po, March 13, Monday. Half day lamang po ay natapos po natin ang transaction natin sa assessor's office at saka po sa treasurer's office. Kasi yun yung basic na documents na kailangan nating dala-dala. Bago tayo lumipat ng register of deeds, bago kayo magpunta ng BIR, ang unang-una po ay pumunta muna sa assessor's office. Ano po ang kinuha ko doon sa assessor's office sa Binyan, Laguna? Ayan po ang tax declaration. Kailangan natin ng certified true copy na tax declaration. Ngayon, sa Binyan, kapag ka po nagpunta kayo doon, kung mayroon na po kayong owner's copy, mas maganda, mas madali. Kasi i-present nyo lamang doon sa sa customer service nila, mas madali po kayong makakakuha. Mas madali nilang matitrace ang inyong property. Ngayon, kung wala naman, ayun, sabihan nyo na lamang po yung nag-a-assist sa inyo kung anong block, saan ang location ng property para po ma-search nila. So, sa case ko, meron po kasi ako dalang owner's copy kanina. So, nag-request po ako agad-agad ng dalawang certified true copy ng tax declaration at saka ng certificate of no improvement. So, pagka po certified true copy ng tax declaration, bibigyan lamang po nila kayo ng form, order payment po yun, na kailangan ipila nyo naman sa treasurer's office. So, para hindi ka pabalik-balik, lahat ng kailangan nyong i-request sa assessor's office, gawin nyo na. Para hindi ka ipila ka na naman, medyo madami po kasing pila sa Binyan, Laguna. So, kanina, nag-request na ako ng 2 certified copy, tapos isang certificate of no improvement. Sa Binyan, kapag ka po pala kukuha ka na certificate of no improvement, kailangan mong magpagawa ng affidavit, no? Na yun po ay notaryado ng abogado. Ang kagandahan po sa Binyan, aakyat ka lang sa third floor, libre po, no, yung servisyong arman. Ayan, servisyong arman, servisyong agila. So, ganun po yun. Libre po yung notaryo. Medyo mahaba lang po talaga ang pila. Pero ang nangyari sa akin, para alam nyo na, mabilis ang transaksyon, pumila ako kay assessor's office, humingi akong order form para mabayaran ko na po yung certified true copy at saka ng certificate of no improvement. Mabait po yung nag-assist sa akin sa assessor's office kasi sabi niya, so habang po kayo ay nakapila sa pagpapanotaryo ng affidavit of no improvement, gagawin na po namin ang transaction niyo. So, in short, dumiretso na po ako ng treasurer's office. Sa treasurer's office, magbabayad nga po kayo nung para po sa assessor's office. So, mamaya babalikan po natin yun. By the way, yun pong sa assessor's office, kinakailangan nyo din po pala ng copy of deed of absolute sale. Yun. Kung mayroon na pong naganap na bentahan, kailangan nyo pong mag-provide ng photocopy ng deed of absolute sale. Yun. Para i-attach po ninyo yun sa kanilang, as part of ng requirement po nila. So, bukod dun sa magbabayad kayo, kailangan may deed of absolute sale.
So, dumiretso na nga po ako sa treasurer's office. Sa treasurer's office naman, pumila ako muna doon sa pagbabayad ng amelyar. Kasi gusto kong ma-sure na ako ay updated ng amelyar. So, may copy ka po dapat, no? Yung daladala ko po na copy ng tax declaration ay yung akin pong owner's copy. So, yun ang pinresent sa SOA. Kukuha po kayong number dun eh, sa treasurer's office. So, bibigyan ka nilang SOA, tapos antayin mo yung number na matawag ka para magbayad ka naman. So, once na bayad ka na, bibigyan ka nila ng official receipt. That's the time na hihingi ka po ng tax clearance. Ayan. So, ngayon, paano naman po kumuha ng tax clearance? Ayun, medyo madugudugo po ang mga requirements para kayo ay makakuha ng tax clearance. So, dapat mayroon po kayong valid ID. So, nagpaka-photocopy po ako ng valid ID ko. Tapos yung copy nga po ng tax declaration. So, hindi naman kinakailangan na certified true copy. Kahit photocopy lamang po, okay na sila. Pagkatapos, yung official receipt na nagbayad ka ng amelyar. Ay, di ba nga po kanina nga, nagbayad na rin po ako ng amelyar. So, meron na po ako OR. Pagkatapos po noon, kung ito nga po ay bentahan, syempre, di ba, kaya nga po tayo magta-transfer ng title kasi bentahan. Kailangan po ninyo ng photocopy ng deed of absolute sale. So, yun, deed of absolute sale. Ngayon, dahil ako po ay bumili sa developer, kinakailangan po mag-present ng secretary certificate. So, hinihingi po yun sa developer. Ngayon, ako po kasi yung may-ari ng property, kaya medyo madali po yun, no? Pero kung kayo po ay magpapatransact property mo, tapos may representative ka, kailangan nyo po ng special power of attorney. Kaya sabi ko kanina, medyo matubo po, no? So, special power of attorney pa, kailangan i-authorize nyo siya na humihingi siya ng tax clearance pagkatapos yung ID po ng inyong representative. Okay. Yun po yung kinakailangan nyo i-provide para makakuha po kayo ng tax clearance. Okay? So, syempre, may bayad din po yun, yung tax clearance. Kung binyan din po ang inyong property para mayroon po kayong idea, pakita ko lamang po kung magkano ang binayadan po. Para po may idea po kayo, ang presyo po ngayon ng tax clearance ay 150 pesos. No? So, dalawa po ang hiningi ko na tax clearance para gagamitin ko po ito sa BIR. Pagkatapos po ay certificate of no improvement, 150 pesos din. Ayun, lahat po ng mga certified copies sa Binyan Laguna ay 150 pesos po ang inyong babayaran. So, kung ilan po ang inyong kukuhain, nasa 150 po bawat isa. Mabait din po ang yung nag-a-assist po sila. Meron po doong table sa unahan. Sila po yung nag-a-assist sa inyo para bigyan po kayo ng key. Ano yan? Na yung number. Yan. Para po kayo ay pag tinawag po kayo, yan, yung pila ninyo. Pagkatapos po, ay, yun, pumunta na nga po ako kay, sa third floor, sa Binyan, sa City Hall ng Binyan, para po magkaroon ako ng affidavit of no improvement. Medyo matagal po ang pila doon. Siguro mga 30 to 45 minutes, nagdedepende po sa mga tao na nagpapanotaryo. So, kanina, parang inabot po ako ng 45 minutes. Ngayon, ang ginawa ko kasing diskarte, pumipila ako doon, tapos pumipila rin ako sa treasurer's office. Parang sabayan, sabayan po ang ginagawa ko para kapag tinawag, habang hindi ako tinatawag sa third floor, nakapila po ako sa treasurer's office. Kaya yung all in all, ang naging transaction po sa pagkuha ng
ng certified copy sa assessor's office at saka yung tax clearance sa treasurer's office, inabot po ako ng kalahating araw. Ayan. Tagal din pala, no? Hindi naman, mga siguro mga ano din, mga 3 hours lang naman po. Kasi medyo late, mga 2 o'clock, 2, 3, 4, 5. O, mga 2 and a half po ako nakapag-transact noon pong sa assessor's office tsaka po sa treasurer's office. Ngayon, noong ako po ay nakakuha na ng affidavit of no improvement sa third floor, bumaba na po ako sa assessor's office at yun, binigay na po sa akin noon pong aking request na certified copy of tax declaration at tsaka po ang aking pong certificate of no improvement. So, ayun. Ipa-flash ko po yun pong listahan ng requirements para po sa mga magta-transfer at nangangailangan ng certified copies sa assessor's office at saka po sa treasurer's office. Para handa na po kayo sa pagpapa-photocopy. Medyo mahaba din po kasi ang pila doon sa machine pagpapa-photocopy. Sa susunod po ay yung pagpunta ko naman po sa BIR at saka sa Register of